Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, pag-uusapan na naman po natin itong mga kaganapan kina Alden Richards at kay Main Folker. So, nakakatuwa po kasi lumabas po sa barangay o pumunta nga po ng barangay sila Mengay, si Bossing, Big Soto at ilang mga legit lover cards. Alam nyo kapag ka nasa barangay si Mengay, yung ibig kong sabihin nasa 1-4 all 4-1, eh talaga naman pong marami naghahanap kay Alden. Marami nagsasabi na kailan nga po ba ibabalik ang tambalan at gagawa ng Kalye Serye Season 3 o Season 2. Yan naman po talaga yung hinihiling ng iba. Yan naman po talaga yung kailangan gawin ng Itbulaga para makagawa sila ng history o bagong history. Di po ba? Kasi kung ganito at ganito lang po yung pag-uusapan, kung lagi na lang pong may kulang, hindi po ba talagang hahanap at hahanapin? Hindi makakagawa ng bagong record kung ganyan lang. Tama naman po yung mga nagiging komento nila sa social media. Tama naman po ang kumbaga sinasabi at pahayag po ng ilan na hahanap at hahanapin mo si Alden kasi naandyan si Yaya Dab eh. Po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi niyo po pwedeng sabihin o kumbaga magkomento na ako kayo naman ang nagdidikit. Netizen po ang nagsasabi niyan. Kumbaga yung mga viewers din po ng Aldab Nation pero hindi sila totally na naninindigan sa Aldab. Kumbaga naghahanap lang sila ng ikagaganda, hindi po ba, ng show ng Itbulaga. Sabi ko nga po sa inyo, marami naman talaga nakakapansin. Marami naman po talaga nakakapuna. Taliwas po sa mga sinasabi at pahayag po ng ilan. Ako nga po, mga Aldab, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi po ba? Hindi tayo basta-basta nagpapatalo. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ay ang real life couple. Sa ngayon, masaya po ako sa mga nakikita natin. Masaya po ako sa mga nababasa po natin. Sa ngayon, relax lang naman po tayo. Sa ngayon, kampante lang naman po tayo. Kasi kahit ano po yung sabihin nila, kahit po ano maging komento nila, depende na lang po yan sa sitwasyon. Depende na lang po yan sa mga taong kumbaga magsasabi, magre-react at magko-komento. Kasi sa akin po mga kaaldab, lagi ko naman pong pinapaliwanag at lagi ko naman pong sinasabi sa inyo na relax lang, hindi po ba, maging kampante lang, maging matatag. Malay nyo, hindi po ba, bukas sa makalawa eh iba naman po ang pag-usapan, iba naman po ang maging topic, hindi po ba, na dati tayong nasa ilalim eh bigla po tayong mangingibabaw. Ito yung pinapaliwanag ko at laging sinasabi. Lalo na nga po pagdating kina Alden Richards at kay May Mendoza. Di po ba? Kaya nga po yung Itbulaga, normal lang po na kumbaga yung mga ganyang senaryo. Di po ba? Bakit daw po lumabas ngayon sila Mengay at sila Bossing Big Soto? Nakakaramdam na nga po ba sila na kakaiba nga po ang showtime? Well, may showtime po kasi na puros celebrity, di po ba? Umaagaw ng attention, umaagaw pansin ang showtime ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala, kung ganyan lang ng ganyan, hindi po talaga makakaungas o makakaangat ang Itbulaga. Sabi ko nga, kumbaga, galing din naman po mismo sa mga viewers ng Legit Dabber Cards. Galing naman po mismo sa kanila kung ano yung gusto nila, kung ano yung, kumbaga, gusto nilang mangyari, gusto nilang maganap. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible po na hindi po yan nababasa at nakikita ng Itbulaga. Gustuhin man po nila, wala na. Wala po silang makitang bagong segment na paulit-ulit lang po eh. Di po ba? O yung AI family, bigla naglaho. O hindi kasi nag-click. Sabi ko nga po sa inyo, may mga segment na maganda lang sa umpisa. Maganda lang sa una. Pero sa katagalan, mag-iiba na. Yung dating yung batang hamog, di po ba, maganda sa una, hanggang sa umere na umere, sa bandang huli, na itsapera rin. Yan ang sinasabi ko, pinaiintindi na hindi po nila nagekets. Iba po kasi kapag may isang serye, iba kasi kapag
mahaba yung pinag-uusapan. Lalo na po yung pamilya nun, Dal, di po ba? Ang layo pa rin po nun eh. Kumbaga, tumagal pa. Sila Mama Ten, di po ba? Sina Jose, Wally, si Barangay Captain. Kaya nga sabi ko sa inyo, may segment na pumapabor. May segment na umaayon po pagdating sa mga netizen. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Well, punta naman po tayo. Well, nasa Iloilo po ngayon si Alden Richards. Alam ko maraming magre-react nito. Maraming magko-komento na keso ganito, keso ganun. Po ba na puro remain ko lang po sa inyo. Para lang po ito sa promotion. Para lang po ito sa Hello Love Akim. Kailangan po itong gawin. Kailangan po nilang ipakita na full support nga po para sa mga fans. Sabi ko nga po sa inyo, titignan nyo lang po yung susuriin yung mga interview. Halos wala naman po, kahit naman po yung mga ibang nagbabalita eh. Lalo na po yung ABS-CBN, 24 oras, hindi po ba? Although yung ibang fans talagang idinidikdik nila, talagang kumbaga si Alden, sinasabi nilang, ayun si Katrina yung karelasyon. Pero yung dalawa tahimik lang, hindi po ba? Hindi nila po pwede kasing kumbaga saktan yung mga sumusuporta sa kanila. At least kapag ka natapos nga po yung pelikula, kumbaga na-showing na, napalabas na, na inabot na ng isang buwan, wala na, pwede na sila maghiwalay. O pwede na sila, o sige, anong tayo? Kumbaga total, wala na tayong ano, kumbaga may kanya-kanya na tayo. Yun ang pinupunto natin, na hindi nila nagigets. Kasi kung sa kanila nga po talaga manggagaling, marami pa rin aasa. Maraming mga fans ang kumbaga magsasabi na eh kasi pinaasa nyo rin kami, di po ba? At least hindi po nang galing yan kina Alden at kay Catherine. At least hindi po nangyari yung bagay-bagay na inaabangan nila, di po ba? Yun naman po yung gusto kong ipaliwanag. Yun naman po yung gusto kong sabihin madalas dito sa channel ni Mr. Destiny. Hindi po umamin si Alden, hindi po umamin si Catherine, hindi po binalita sa 24 oras at sa ABS-CBN na may relasyon po sila. Parang ang naglalaon, bahala po kayo kung sa tingin nyo may relasyon yung dalawa, okay lang. Yung parang ang pang-fans lang ang po pwede mag-decide. Para sa bandang huli, wala pong sisisihin. Kuba, hindi nila pwedeng sisihin ang ABS-CBN, hindi nila po pwedeng sisihin ang GMA Kapuso. Kasi hindi naman po sila nag-provoke na may namumuong relasyon, madalas makitang nagde-date, pumunta sa bahay, wala po kayong mababalita ang ganyan sa ABS-CBN at sa GMA Network. Galing lang po yan sa iba, sa labas, yung tipong mababalitaan nyo lang yan sa mga vlogger sa YouTube, mababalitaan nyo lang yan sa mga reporter na nagsusulat ng article sa mga website. Pero yung direct to the point na interview ni na Alden Richards at ni Catherine sa 24 oras at sa ABS-CBN, wala po. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat, wala po kayong maririnig, mababasa, mapapanood na ganyan po ang inibinalita ng ABS-CBN at 24 oras. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true vlogger Albert Nation na nagmamahal, pinamay reaction, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.